Just 8 more days before the Maguindanao Massacre verdict, the patriarch of the Mangudadatu family is convinced justice will finally be served 10 years after his wife, two sisters, and dozens of others were killed in the worst election-related violence in Philippine history. Maguindanao Representative Ismael Toto Mangudadatu believes the Supreme Court's decision allowing the live coverage of the December 19 promulgation means there will be a conviction of major suspects. In my mind, talagang may solid verdict na na-guilty sila. Doon sa mga major suspects na Maguindanao Massacre. Malinaw naman na yung mga witnesses namin and the evidence presented before the court are really vital and very solid. But Mangudadatu is not letting his guard down even after the court issues its verdict. May Court of Appeals pa. May Supreme Court pa. Posibleng guguluhin nila yung, I mean, they will rattle the minds of the judges, in filing some, mga motions. Di ba, may Court of Appeals, may Supreme Court. Ito, hindi ako abogado, pero gagawin nila yan, Karen. Gagawin nila yan. Nasana naman, hindi kami mawalan ng lakas ng loob lumaban, including the family of victims. Sana, panalangin, huwag kayong mawala ng lakas. Nandito ang gobyerno. Mm-hmm. And this is ito yung pinaka-litmus test ng batas natin. Makikita natin dito. Yeah. The journey to a verdict has not been easy. Of the 197 accused, around 80 remain at large. Some have even died in the course of the proceedings, including the patriarch of the Ampatuan clan, Andal Ampatuan Sr., who allegedly gave the go signal for the brutal killings. The long wait has taken a toll on the Mangudadatu family. Lagi kong naiisip minsan na, sabi ko, ano kaya ako mag-rido? Mag-rido, gaganti ako. Pero what hampers me in doing that is my prayers. And my kids also. Ilang beses na nangyari sa amin, Karen, na may attempt sa pag-kidnap sa mga anak ko, kaya nga na-transfer ko sila. Alam mo, Karen, yung pag-paaralin mo yung mga anak mo nang hindi nila pilyedo. Kakausapin mo yung kakausapin mo yung eskwelahan na pwede bang hindi i-reveal yung apelyedo ko? Nagkawatak-watak yung anak ko Makikita ko na lang paggabi, aalis ako, wala akong matulugan na permanente ka rin. Kasi takot ako At ayoko sila madamay, mahal ko sila. At yung bang hirap na para bang ikaw nag-iisang aaruga sa lahat, napakahirap yung... Mangudadatu now appeals to law enforcement authorities to ramp up efforts in apprehending suspects who remain at large. He also calls for tight security during the promulgation. A total of 58 people, including 32 journalists, were killed in Ampatuan town Maguindanao back in November 23, 2009. It was also the single deadliest attack against journalists in the world. Mangudadatu says he will resign if there will be no conviction, but his quest for justice will always continue. Sinabihan ako ng mga anak ko, mag-move on ka pa. Sabi ko, sige. Pero sabi ko, hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na hindi ko hanapin yung justisya. Habang buhay kong hanapin yan. Kahit na ako mag-isa lang, okay na yun. Crystal Agdameo, ABS-CBN News.